Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Once again, ladies and gentlemen, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. We may now be seated. Good morning, everyone, and welcome to Department of Health PinasLakas campaign, vaccine campaign. To formally welcome us this morning, let me call on the Mayor of City of Manila, the Honorable Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Your Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Congressman Sandro Araneta Marcos, DOH OIC Secretary Doctora Maria Rosario Vergeire, Honorable Secretary Benhur Abalos, Honorable Secretary Sinay Dangping, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, mga kababayan, good morning. Good morning. In behalf of the City of Manila, it is my honor to formally welcome you to our country's capital. Welcome po kayo sa Manila. Kami po ay lubos na nagagalak na maging bahagi at maging aktibong katuwang ng ating pamalaang nasyonal sa isang mahalagang gawain na ito, ang PinasLakas Nationwide Booster Vaccination Campaign na may hangaring maabot ang mas marami pa nating mga kababayan na mabigyan ng booster shots na bakuna kontra sa COVID-19 sa loob ng isang daang araw. Ever since the City of Manila began conducting vaccinations, four private malls in the city have been our partners. Two of them are SM San Lazaro and SM Manila. So I would like to use this opportunity to thank the management of SM for continuously opening their doors and providing us with their facility to help us carry out proper and quick vaccination, not only for Manilans, but for our fellow Filipinos. Napakalaking tulong din po ng ating national government sa pamamagitan ng ating Department of Health dahil agad po tayong nakapagbukas ng ating Manila Infectious Disease Control Center sa Santa Ana Hospital na siya namang naging pangunahing pagamutan na nangangalaga sa mga pasyente ng COVID-19 sa nagdaang mahigit na 2 taon. Gayon din, ang kapahintulutan ng National Parks Development Committee na maggamit ang bahagi ng Luneta Park na mapagtayuan ng ating Manila COVID Field Hospital. Hanggang ngayon ay nagsisilbi itong pagamutan at quarantine facility para sa ating mga returning overseas Filipino workers. In addressing the health crisis brought about by COVID-19, the City of Manila remained firm on its belief that vaccination is the solution. And we continued to look for ways to encourage more people to be vaccinated. We maintain our open policy, catering not only to Manilans but every Filipino who want to avail of our services. Bukod sa 4 na mga pribadong malls, nagsasagawa tayo ng pagbabakuna sa ating 6 na lokal na ospital at sa aming 6 na mga health centers. Binuksan din natin ang ilang mga pampublikong paaralan bilang vaccination sites. Katulad din ng magandang layunin ng PinasLakas na mabigyan ng booster shots ang 90% ng ating mga seniors at 50% ng mga eligible population na tinatayang aabot sa halos 23 million ng ating populasyon sa loob ng 100 araw. Sinisikap namin dito sa lungsod ng Maynila na maabot pa ang mas marami nating kababayan sa pamamagitan ng pagpunta sa mga barangay. Tayo mismo ay nagbabahay-bahay din upang bakunahan ang ating mga senior citizens
lalo na po ang mga bedridden. Dito po sa aming lungsod ay 86.7% na ng mga seniors ang nakatanggap ng full dose, samantalang mahigit 50% na ng kabuuang target population ang nakatanggap ng first booster. Isang patunay na patuloy naming pagsisikap na mabakunahan ang mas nakararami sa ating mga kababayan. Makakaasa po kayo sa aming suporta sa lahat ng inyong adhikain, lalo na sa kalusugan. Kasama po ninyo kami sa PinasLakas at PinasLigtas para sa isang malusog na Pilipinas. Ginoong Pangulo, welcome po kayo dito sa lungsod ng Maynila, ang inyong opisyal na tahanan sa susunod na 6 na taon. Maraming salamat po at mabuhay. Thank you, Mayor Honey Lagunapangan, for your warm welcome. And now, may we call on the officer in charge of the Department of Health, Dr. Maria Rosario Vergeire, for the overview of this event. Magandang umaga po sa ating lahat, to our Excellency, Honorable President Ferdinand Marcos Jr. Pinapaabot po ng kagawaran ng kalusugan ang aming pasasalamat, of course, to our butihing Pangulo, President Marcos Jr., sa kanyang suporta dito sa ating kampanya, the PinasLakas Campaign. Noong July 26, 2022, nailunsad ng ating gobyerno through the Department of Health ang sa COVID-19 sa booster PinasLakas. Sa kampanyang ito, layunin po ng ating gobyerno na mabigyan ng kumpletong bakuna ang 90% ng ating mga nakakatanda at mabigyan ng first booster shots ang 50% ng ating buong populasyon. Gagawin natin ito sa loob ng 100 araw ng first 100 days of our current administration. Ang PinasLakas campaign ay isang settings-based approach sa pagbabakuna. Sa strategy na ito, ilalapit po natin ang mga bakuna sa ating mga komunidad. Magbabakuna tayo sa iba't ibang opisina, mga paaralan, lugar ng pagsamba, sa mga palengke, sa pabrika, plaza, malls, transport terminals at iba pang lugar sa ating komunidad. Sa kampanyang ito, magkakaroon din po tayo ng bahay-bahay para sa ating mga nakakatandang populasyon na nahihirapan o wala ng mode of transportation papunta sa ating vaccination sites. Through this whole of government and whole of society approach, we bring the vaccines closer to our people. Kaya naman po, sa booster, PinasLakas. Maraming salamat po. Thank you very much, Officer in Charge, Dr. Maria Rosario Vergeire. At this juncture, may we call on the Presidential Management Staff Secretary, Maria Zenaida B. Angpin, to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Good morning. Thank you very much to the Secretary of the PMS, Secretary Naidangpin. Medyo naninibago pa rin ako pagka binabati ko ito. Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Marcos, my eldest son Sandro. And the health officer in charge, of course, Dr. Maria Rosario Vergeire, all my fellow workers in government, all of those who have come here today, including our DILG secretary, and I've seen that we have all of the arrangements already made for this rollout of the booster. So to all of you, thank you very much for the work that you have done, and good morning. Magandang tanghali. Nandito na naman kami, as I'm sure you heard,
that I went to the PinasLakas vaccination center in Pasig last week, 2 weeks ago. And that is the reason because nakikita naman natin na kailangan na talaga na makapag-booster shot tayong lahat. At kuminsan, nahihirapan namin magpaliwanag, pero ganito talaga ang nangyari rito. Yung unang vaccination, dalawa lang na na iniksyon, okay na tayo. Noon yun, 2020 hanggang 2021. So, ang tawag doon, fully immunized ka na kung dalawa ang bakuna mo. Whatever it was, Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kung ano man ang ibinigay sa inyo, you are considered fully vaccinated. Ang naging problema ay nagkaroon tayo ng tinatawag na Omicron variant. At yung Omicron, I'm sure narinig nyo naman lahat ito, ang Omicron, nagkaroon ng sariling variant. Kaya't ang sinasabi ngayon sa atin, ng ating mga dalubhasa, ang ating mga eksperto, mga researcher, ay sinasabi, dahil bago itong variant na ito, para maging fully immunized ulit, ay kailangan magkaroon ng booster shot. Kaya't ito ngayon ang kinakampanya namin na sana, lalong-lalo na, na dahang-dahang pabukas ang ekonomiya. Ayaw natin mag-lockdown. Gusto talaga natin matanggal na yung mask na protocol. Lahat yan, hindi natin maiaabot yan kung hindi tayo magpa-booster shot ngayon. We have many elements that are going to be important, the back to school, the certain parts of the economy, lahat yan. Ay aming talagang tinitignan para makabalik sa trabaho, para makabalik sa eskwelahan, at para maging ligtas tayo, para maging safe tayo, ay kailangan talaga, we have to encourage everyone to have a booster shot para masasabi natin fully immunized. Maliwanag naman na pagka yung mga pag-aaral tungkol dito sa vaccine, maliwanag naman, kapag vaccinated ang isang tao, kahit magkaroon, ma-expose siya o ma-positive siya, ay yung tama sa kanya ay hindi na kailangan dalhin sa ospital, karamihan hindi na kailangan dalhin sa ospital, yung karamihan asymptomatic pa nga. At yung mga namamatay, maliwanag na merong talagang yung tinatawag na nga na comorbidity. So that is why it is very important and it's very clear the benefits of having a booster shot now to combat the problem with the new variants of Omicron. Now I was just told by Yusek Vergeire, mukha namang meron ng ilalabas na vaccine para dito sa mga bagong variant ng Omicron. Kaya pag-aaralan natin, and if it is going to be helpful, gagawin natin ang lahat para madala rito sa Pilipinas, para mabigay natin sa lahat ng kailangan magkaroon ng booster shot. And that's why I'm here. At that's why I sinama ko si Secretary Benhur Abalos, dahil ang local government talaga ay napakalaki ang role na ginaganap dito sa ating vaccine rollout. At sana naman, and I asked my son to join me dahil naman para makita that even younger people who are still going to go. Younger people ka pa ba? Hindi ko na pwedeng younger people. Ako, matagal na akong pinipilit yung pagka-youth leader ko. Pero siguro palagay ko, hindi na pwede. Nandiyan ka na eh. But I asked him to join me to demonstrate how important it is to us that
everybody get their booster. Sapat naman ang supply natin ng mga doses. Kung meron pa rin tayong parating at tinitignan nga natin yung bagong vaccine na baka sakali ito yung pinaka-effective kontra dito sa ating mga bagong variant na hinaharap. So that is that really is the reason why I have come here today to highlight the importance of having the booster shot. And when we were talking about it, I realized na umabot na ako sa 4 na buwan. So pwede na ako mag-booster talaga. So that is why to show everyone it is safe, it is effective, and it is needed. With us trying to open the economy, trying to open the schools, trying to bring everything back to a normal situation, sa dami ng hinaharap natin problema, to bring it back to a normal situation, and the importance that this booster will play in bringing us back to that condition. And so I thank all the health workers, as usual. You have been helping us. You have been saving our lives, mga frontliner. You have been saving our lives for the last 2.5 years. And so I want to thank you all for all the good work that you have done in the past 2 years, starting when COVID first came. And I thank you for the continuing work that you have done. Sana maipaliwanag natin ng mabuti at maunawaan ng ating mga kababayan kung gaano kahalaga itong ating booster rollout campaign. Kaya maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. At kami ngayon, we will take our shot. Pag hindi nyo na ako, I'm sure we will be fine. The USEC assures me that I will not lose any time from work. Dahil hindi naman siguro. And that is, again, an assurance not only for me but for everybody else na hindi naman. Is it one half dose? It's the same dose for the booster. Oh, kahit na magka-booster, ay hindi naman tayo tatamaan, hindi tayo mahihirapan, sana naman hindi na tayo lalagnatin and all that. But nonetheless, kahit na merong side effect, hindi na magiging maluba ang epekto ng COVID at lahat ng mga ibang variant sa atin. Kaya napakahalaga na magpa-booster shot. So maraming salamat sa inyo lahat. And pinapatagal ko lang ito kasi takot ako sa so I will see you. We will get Sandro and I. Ikaw din ba? Sec Ben. Tapos ka na. Tapos ka na. Naunahan pa kami ni Sec Benhur. So we will now go and hopefully this will trigger a reaction from our people, and that we will be able now to see that the take up of our vaccination rollout will be higher. Thank you again very much and good morning. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, that concludes our program. We have come to the highlight of our program, the vaccination of His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. in support of this campaign sa booster PinasLakas vaccination program. The President has been screened by his attending physician.
Ladies and gentlemen, the President has been pre-screened by his attending physician. Ferdinand Marcos Jr. in 5, 4, 3, 2, 1. See Ferdinand Marcos Jr. for receiving his booster shot.